isa sa mga pinaka-requested na video ay update ng ating mealworm breeding box at ng ating Chinese hourglass chapter spider. Pero bago tong dalawang to, unboxing muna tayo guys. Okay. So ito guys ay pinagawa ko. Hindi ito tarantula. Yan. Isa siyang tasa. Schizo Pelma TV mug. Nice. Ganda ng pagkakaprint. Bagay na bagay sa aking green sea. Unahin ko na itong Cyclocosmia rickettsii. Ang Chinese hourglass trapdoor spider. So, ganun pa rin guys. Walang pagbabago. Hindi ko pa rin siya makuha na ng feeding clip kasi napaka mailap niya. Hindi siya basta-basta nag-hunt ng prey. Kung mapapansin nyo, mayroong bolus dito. You know, kinakain ng springtails. Ito guys, bolus yan. Yan yung tira niya guys nung nakaraan feeding. So naglagay ako ng lats. Naghintay ako ng napakatagal pero hindi ko siya nakuha ng kumain. Hindi ko siya nakuha ng mag-hunt. So kinabukasan, eto na lang yung natira. Bolus na lang. Eto yung kanyang trapdoor. Yan. Yan siya guys oh. Hindi masyadong kita yung kanyang patterns kasi napakadilim sa loob. Kaya mag-focus pati. So buhay pa siya guys. Okay naman siya. Itong nasa gilid. Itong nasa gilid ko lang yan. Lupa lang yan. Ngayon may mga springtails sa loob. Nagkalat yung springtails sa enclosure niya. Pero okay lang para hindi magkaroon ng molds or mites. Yan. Sarado lang natin. Yan sa gilid. Actually may kita natin siya. Yun siya. Nakasiksik. Sa tuwing naistorbo siya eh. Lagi siyang pupunta sa pinakailalim. Sinisiksik niya sarili niya. So yun. Yun lang yung update sa kanya guys. So ito namang mealworm breeding box. Well guys, successful tayo. Meron akong nakita ang mga maliliit na mealworms. Iangat ko lang to. Napakahirap iangat. Yan. So, kung ganyan lang guys, hindi natin makikita no, na may mga buhay na mealworms. Pero if you look closely, yan guys oh. Ito, mealworm yan guys. Ano, gumagalaw-galaw pa. You know? Kita nyo? Pumailalim agad. Yan. So, successful tayo guys. Hindi ko inaasahan na maging successful to. Yun, mealworm. Yan. So medyo marami na sila guys. Maybe after ng ilang linggo, malalaki na sila. Ito na mga beetles natin. Check natin. Ayan. Nagtago sila. Yun. So ganun pa rin guys. Patatas as source of water nila. Minsan carrots. Minsan mansanas. And then tong substrate nila. At saka pagkain na rin nila. Oatmeal. Okay, so isang mabilisang summary lang guys. So, ang ginagawa ko, ito yung aking mealworms. And then, itong mga pupae. Yan. Hinihiwalay ko lang guys. Okay, so from eggs guys, magiging larva sila. Or larvae kung maramihan. And then from larvae, magiging pupa sila. Ayan o. So from pupa, magiging beetle na sila, di ba? So sa tingin ko guys, kung mananatiling buhay itong aking mga mealworms dito sa ilalim, hindi na ako maubusan ng supply, no? Kasi paulit-ulit na itong cycle na to. Eggs, larva, pupa, beetles. And then beetles, may itlog ulit. Dito mapunta yung itlog. Then magdi-develop na naman into larva, and then pupa, and then beetles. So sa mga hindi pa nakapanood kung paano ko ito sinet up, ilalagay ko na lang yung link guys sa description. Pati yung link ng ating Chinese hourglass trapdoor spider, isasali ko din sa description. So sa mga hindi pa nakapanood,
click yung links guys. So, yun guys, mabilis ang update lang kasi marami nagtatanong eh, kaya kailangan kong gawin ito. Pahabol lang pala guys. Etong first batch ko, ililipat ko na dito kasi mas maganda ang circulation nito eh. Bakit? Kasi naglagay ako ng patatas sa loob, kinaya naman nila, kaso ang problema, dahil nga limited yung circulation sa loob, kasi nga may nakapatong, mabilis mabulok yung patatas na nilagay ko. Yan. Ang dami nila, no? Para mga kiti-kiti. Ang dami. Mapailalim agad. So yun, ang ating first batch. Back to zero na naman to. Refillan lang natin. Yan, so hopefully mangitlog pa sila ng mangitlog. Sigurado may mga na-stuck din dito sa ilalim ng mga mealworms, no? So, hayaan ko naman sila dito, guys, no? Tapos, yung mga future breeders natin. Itong mga to. No? So, endless cycle na to, guys. Basta tamang pag-aalaga. Meron na tayong supply ng pagkain ng ating mga alaga. Pwede din sa atin, guys, no? Kung gusto nyo magpulutan ng mealworms. Or superworms pala, guys, no? Mas malaki sila, eh. Oo nga pala, guys. Maglalagay din ako ng pagkain nila. Carrots na naiwan ng manipis. Iniwa ko ito ng manipis guys kasi nung naglagay ako ng patatas dito na medyo makapal, sumiksik sila sa loob eh. Mahirap na tanggalin eh yung patatas pabulok na. Kinailangan ko ng dispose yung patatas. This time manipis na lang. So hopefully hindi na sila magsumiksik. So yun guys. Lahat experimental. So ang ginagamit ko, patatas or carrots kasi hindi sila masyadong moist. Importante guys kasi na manatiling dry itong ating substrate. Kailangan laging dry yan. Kasi once na maging moist to, aamagin. Masamasak nila yun guys. So yun guys. Salamat.